ang nilalaman ng ating video. Oh. Mira, el televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca. Mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Mula sa mga multo sa haunted na ospital, aswang sa ilalim ng tulay hanggang sa multo sa bahay, naririto ang tatlong video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Aswang sa ilalim ng overpass, actual video na nakakatakot. May Andy the Ghost Explorer, simulan natin. Ang Letchworth Village sa New York, na kung saan matatagpuan ang isa sa pinakakinatatakutan na haunted abandoned psychiatric hospital, na tinayo noong 1911 na binubuo ng halos 130 building na may mahigit 1,000 hektarya ang nasasakupang lupa. Marami ang nagsasabi at nagpapatunay na ang nasabing lugar ay pinamumugaran at infested ng mga dark paranormal energy. Ang nasabing ospital ay tinayo noong 1911 para sa mga may physical at mentally ill patient. Subalit noong mga 1920s, may mga report na ang mga pasyente sa nasabing institusyon ay dumaranas ng pang-aabuso at pagmamalupit sa loob ng ospital buhat sa mga kamay ng mga trabahador ng nasabing ospital. Sinasabi na ang mga pasyente ay kanilang natatagpuan na hubot-hubad, ang iba naman ay napakarumi at hindi ito napapaliguan. Ayon din sa report, ang mga pasyente na inabandunan ng kanilang pamilya at inabutan ng kamatayan sa nasabing ospital, ay kanilang ibinabaon at inililibing sa kakahuyan at bakanteng lupa sa loob ng nasasakupan ng ospital. Nilalagyan din nila ito ng mga bakal na markang T na may bilang upang palatandaan. Dahil sa napakaraming reklamo at complaints hinggil sa pagpapabaya at pang-aabuso na ginagawa ng nasabing ospital, ang nasabing institusyon ay permanenteng isinara ng gobyerno ng Amerika noong 1996. Simula noon, matapos itong ipasara ay nakilala na ito bilang isa sa pinakakinatatakutan na haunted abandoned hospital sa Amerika. Samantala, ang isa sa pinakasikat na paranormal expert at YouTuber na ito ay naglakas ng loob na bisitahin at inspeksyonan ang nasabing haunted asylum na ito. Sinasabi ng YouTuber na ito, na ang nasabing building ay na-damage dahil sa naganap na sunog sa loob nito. Kids, I was hanging out here and burned the place down. Luckily, I've been to this location before it burned down. But this right here, I came here with my boy. And to be honest with you, I don't know something about this location here that if I go to the back side, you still could go inside and visit it, right? But this place right here, the first time I came here, me and my boy came down here. We went to a basement. And we said, like, I don't know, it was kind of weird. We didn't do no investigation. We just came to explore, and we just heard like noises we heard, like, I swear I saw a shadow. Nang pumasok siya sa madilim na room na ito ay makikita ang pinsala na idinulot ng sinasabi niyang sunog. Hello? See, this right here looks suspicious here. Anybody here? Okay. Sa pagpasok ng paranormal expert na ito, ay nakarinig siya ng isang ingay na nanggagaling sa madilim na area na ito. Hello, anybody here? I heard a voice here. Are you okay? Upang masubukan na makakonect sa paranormal energy na nasa loob ng nasabing building, ay nag-setup ito ng isang plasma box. Ang plasma box ay isang device na ginagamit ng mga paranormal expert upang mag-imbestiga at makapag-connect o makausap ang isang espiritu. Schedule? What do you mean by schedule? Okay, now you're talking. Okay. Maya-maya pa ay may nasagap na itong isang espiritu. Panoorin ninyo ang nakakatakot at nakakakilabot na susunod na mangyayari.
There's evil daw. Maririnig sa video ang isang nakakakilabot na demonic voice habang ito ay nagbibigkas ng dasal. Maririnig din ang nakakakilabot na yapak ng paa na animo ay tumatakbo ito ng mabilis. Ang nakakatakot na mga yapak ng paa ay nakuhanan din ng camera ng YouTuber na ito. Dahil sa labis na takot at pangamba sa kanyang kaligtasan, nagpa siya na lamang ang YouTuber na ito na lisanin ang nasabing haunted hospital. Marami ang nagsasabi na ang nasabing pagpaparamdam at nakikitang kababalaghan sa nasabing hospital ay ang mga kaluluwa ng mga inabusong pasyente sa nasabing ospital. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin kinatatakutan at itinuturing na isa sa pinakasikat na haunted place sa Amerika ang nasabing ospital na ito. Grabe no, kakatakot talaga yung lugar no, may nagdadasal na ganun ng boses. Tatakbo na lang ako. Ang video namang ito na nagtrending sa internet, na kung saan, dahil sa napapabalita na iba't ibang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan na nangyayari sa mga tao habang dumadaan sa isang tulay na ito, ay nagpa siya ang isang paranormal expert na i-search ito sa Google Map. Ayon sa mga taong nakaranas ng kababalaghan habang dumadaan dito, sinasabi na habang dumadaan sila sa tulay na ito ay bigla na lamang silang tinutulak ng isang puwersa na hindi nakikita habang dumadaan sila sa nasabing tulay na ito. May nakaranas din na may bigla na lamang may hihila ng kanilang bag nang wala naman tao silang nakikita. Bigla sumakit yung tiyan ko. Madalas din na may maganap na aksidente sa nasabing tulay. May mga report din na maraming mga homeless na tao ang inaabutan ng kamatayan sa nasabing tulay lalo na sa ilalim nito. Samantala habang iginugoogle map ng nasabing tao ang nasabing nakakatakot na tulay, ay ito ang kanyang natuklasan. Panoorin ninyo mabuti ang kanyang nadiskubre. Alien! Aswang! Ano ang pa? Ang video namang ito, na kung saan habang binividyohan ng tao na ito ang isang lugar na animo'y dating sementeryo dahil sa hugis kabaong ng hukay mula sa ilalim ng tulay, habang nililibot nito ang pagkuha ng kamera sa paligid, parang may nakita ako. Ay bigla na lamang ito may makukuha ng nakakatakot na nilalang na nagtatago mula sa ilalim ng tulay na ito. Panoorin ninyong mabuti. Masakit tiyan ko ah. Ayun! Nakita ko na, sabi sa inyo, nakita ko eh. Oh, yan! O, ano yan? Ano yan? Ano yan? Impacta! Ah! Sumasakit siyang ko! Ah! Katakot, ano yan? Ano yan? Homeless din yan. Na sumisilong lang. Ganyan matulog eh. Bakit ba? Yan ang trip ni ate eh. Nawala na yung sakit ng tiyan ko. Hop!
Teka lang. Print screen. Thumbnail. Ang video namang ito nakahalintulad sa dalawa nating video na nauna, na kung saan ay makikita ang paggapang ng isang hinihinalang aswang na sinasabing namamahay mula sa ilalim ng tulay o overpass na ito. Pagmasdan ninyo mabuti. Parang ano yun, parang skeleton na parang maskara na parang mahaba. Ewan ko kung ano imagine ko. Comment nyo dyan sa baba kung ano tingin nyo. Uy, ano yun? Unggoy. Grabe oh. Unggoy ba yan? Ah, baka yun yung si ate, di ba? Homeless nga eh, so ayaw na niyang bumaba. Tubig eh, ayaw niyang maligo. Ang video naman ito na nag-viral sa internet, na kung saan, ang mag-couple na ito habang kakatapos lamang mag-ayos upang matulog, ay Akala ko kung anong katatapos lang eh. Katatapos lang mag-ayos. Plano lamang may makukuhanan ang kanilang indoor... Kasi matutulog na sila. Security camera ng isang nakakakilabot at nakakatakot na pangyayari sa loob ng kanilang room, maging sa paglabas din ng mga ito. Habang nire-review ng kanilang kaibigan ang video na ito, ay may matutuklasan at makikita ito ng mga nakakakilabot na nangyari sa mag-couple na ito. Dito nga ay makikita na pagkatapos nilang gawin ang daily routine nila bago matulog ay... Ano ba iniisip mo? Pumunta na ito sa kama at dito nga ay makikita na nanonood sila ng television buhat sa kama. Maya-maya pa nga ay ito ang nakakakilabot na susunod na mangyayari. Es que todo fue tan rápido, hermano, todo fue tan rápido. Ya todo estaba tranquilo, ni medio apagan las luces y como que... Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Y... Mira, no, esa me creo que... Makikita sa video na animoy may humila ng kanilang kumot papunta sa loob ng CR, dahil dito ay agad sinek ng lalaking ito ang loob ng CR, subalit pagpasok pa lamang sa may pintuan ito ay bigla na lamang inatake ito ng isang hindi nakikitang nilalang, maya-maya pa ay ang partner na babae naman niya ang inatake ng nasabing nilalang. Dahil sa kanilang takot ay agad lumabas ang mag-partner, subalit lingid sa kanilang kaalaman ay may kababalaghan pa rin na makukuhanan ang kanilang CCTV camera. Meron nga, nasunod-sunod yung kababalaghan, gumawa. May nangyaring kababalaghan, tapos meron ulit kababalaghan. Panuorin ninyo. Es que es en toda la casa, o sea, él tiene que salir rápido de esa casa, yo ya le dije. Sí, en toda la casa. Y está todo bien. Ahí se lo va. Ya mira que le toca la mira. Ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Mira, me lo vi loco, como me lo loco. Mira. Ahí ya se cae. Ahí, mira, ahí ya no puede más la chica. Mira, desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca. Mira, ahí recién encuentro las llaves. ¡Tame! Es toda la casa, hermano. Es toda la casa. Es toda la casa. Es toda la casa, toda la casa, o sea, yo no... Yan, oh, sabi ng mga Marites, nagsiyasat daw at inimbestigahan nila ang mga nangyari nito. Ang nagmumulto daw ay yung asawa nung lalaki. Kaya nagwawala, nakita. Na alam niyo na yan. Siquiera pretendo que Juanca se iba a esa cosa. No quiere regresar. Di pa rin tapos, oh. Walang impormasyon kung bumalik ba ang mag-asawa pagkatapos ng pangyayaring ito. Subalit may nagsasabi na viewers na maaaring ginamitan ng tali ang nasabing kumot kaya ito lumipad.
Subalit marami din ang kumontra dito dahil halos lahat daw ng kagamitan sa loob ng bahay ay halos nagliparan lahat, kaya naniniwala sila na maaaring paranormal activity ang nasabing nangyari. Kayo, ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Yan, i-comment nyo dyan sa baba. Ang galing ng ginawa ng video ni Andy the Explorer. Kung hindi ka pa nagsusubscribe kay Andy, eh mag-subscribe ka na. Ang kaganda ng video niya. At bago ka lang sa channel ito, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin yung bell notification para lagi kang updated sa mga video ang ina-upload natin. At nandito po si Pongoy para magsabing okay lang maging takot.